Hello, andito kami ngayon ng aking anak sa aming bukid. Tabas muna kami dahil walang pasok ngayon. So, puntahan lang namin ang aming lupa. Tabas muna. Yan, ang aking anak. Ito pa siyang aking kasakasama ngayon. Konting tulong lang naman. Ito yung kubong hindi natapos. Hindi kami magsisimula sa taas. Ayan. May mga kasama rin akong bantay. Ayan. Yan, ito na ang boundaryhan ng aming mga lupa. Kabila dyan, sa may tubig na yan, iba na po ang may-ari. Noon kasing December, kami ay nagpa-sukat para sa pagpahati-hati naming mga magkakapatid. So, din eh, ang mimuhon dito na yun ang napagkasundo namin na magkapatid na ito ang aking part. So itong muhon na ito hanggang doon ang aking party. Thus, then ito naman muhon na ito papunta naman din eh. Yun ang aking papaganyan. Slanting ang amin. So, kailangan namin maging open itong side na ang lupang ito para makita namin yung talagang hanggang saan ang aming hangganan, magkakapatid. So, ito na. So, ito, tatabasan namin. Nanginginig ako. Namin maging malinis ito para kita namin. So, ito mula dito, may stick kasi dito yan. Hanggang doon, kailangan naming linisin. O, yun lang. Tagal ko nang hindi kami nakaparito. So ngayon, yun yung mga kalamansi namin. Nakubkob na naman ang mga damo. Hinog
na, malaki na ang bunga. Ayan. Stop. Andito ako ngayon sa mga kalamansiyang ko. So, sad to say talaga, nakubkuba na naman ng mga damo ang aking mga talim na kalamansi. So, umaambon-ambon ngayon. Ayan. So, it's 2 months na akong hindi dito nakaparito. So, nag-uulan ng October, November. Oh, 3 months pala. Mga 4 months na. Ako hindi naka... So, look at this. Yeah. So, siguro bago ako umuwi, magpo-pruning muna ako. Kahit pa paano, gumanda naman ang maalis-alis ang mga dapat putulin dito sa aking tanim na kalamansi. So, yan ito. Ito. So, yung mga ganitong trunks ay kailangan putulin. At ito ay nakakasagabal at sa paglaki ng kalamansi. Ito din ang pagpinabayaan ito, magiging mas dominant sila kaysa dinis sa mga magagandang sanga. Ito yung may mga sangang tinik. So, kailangan putulin. Kasi yung mga sanga na walang tinik, matatalo. Kaya I need to cut it. Ang hirap mag pruning. Sobrang damo. Kanina pa ako dito sa isang punong ito. May mga bunga na rin siya. Mga hinog na rin. Ito. Yan. Oh. Biro muka. Hindi ko ito na puti. So, ganyan na lang. So, napapabayaan ko nga. Dahil nga, yung trabaho ko. So, nitong October, November, December ay time bagyuhin. So, hindi kami nakakasaka dito sa linang. Ayan, ang ganda-ganda ang puno ng kalamansi. So, naginhawahan siya ang aking... So, ito naman, isa. Yan, isa pa uli. So, kubkub na rin ng mga damo ang kalamansing ito. So, tatabasan ko uli. And then, tatabasan ko at puputulan ko rin ng mga sangang masasama. Ito naman, kahit gaano kaliit pa itong sintunis na punong ito. So, ngayon, ang dami naman yung bunga. Malalaki na, pipitasin ko na siya. So, yan. Inano ko na siya. Hinawanan ko nung muna ang paligid niya. Para naman nang sa ganun ay makabutwa-butwa sa mga damo na nakaano sa kanya. So, magpuputi ako. Puputihin ko na yung kanyang bunga. So, yung iba namang sanga ay walang. Ito, wala. Pero almost malalaki ng kanyang bunga. Like this. Oh. Ito pa.
ibrang ng damo, na rin siyang punong are. So, kailangan kong putulan. So, ganyan. Mamuti naman ako ngayon. So, dahil malinis na itong paligid ng puno ng kalamansi, mamumuti na ako. Wala akong dalang lagayan. So, dito muna sa lupa.